day, everyone. Ako po ulit, operation manager and general manager ng YP 4K. Ako po si Mr. De La Rosa. Kami po ay nag-o-offer ng mga ATV, UTV, at mga gym equipment po. Nag-o-offer po kami yan. Ang aming lugar, ito lang po yan sa may San Mateo Rizal. Malapit po kami sa may SMC San Mateo. Barangay Ampid Puno. Katabi lang po namin yung Shell Gasoline Station. Sa mga gusto po mag-check itong ating mga iba't ibang klase ng ATV at UTV, punta lang po kayo dito. Nakalatag po yung ating mga iba't ibang klase ng mga UTV at ATV. Ngayon, ang subject po natin today is re-reviewin po natin itong quality. Itong ating UTV 400cc farm. Bakit farm siya tinawag? Kasi makikita nyo po yung kanyang makikita nyo na sa kanyang pinaka-design, no? Talagang for agricultural siya. Lalo na meron siyang carrier sa likod. Ayan, makikita nyo. Ayan, re-reviewin po natin yan, isa-isa. Itong ating UTV 400cc farm. Kung tawagin po ay UTV farm. Kung tawagin, ito po ay 400cc. Napakalakas po nito at design po ito for off-roads. Ayan. Napakaganda po nito for off-roads. Napakalakas na rin po ng makina nito dahil ito po ay 400cc. Unahin po natin sa ating review yung makina. So, ang makina po nito, ang kanyang pinaka-final drive is shaft drive. Ano po yung shaft drive? Yun po ay parang propeller na po. No? Papunta dun sa differential niya. Yun po yung pinaka- shaft drive kung tawagin. Ito po ay 2x4 lang, likod lang po ang umiikot dito sa ating UTV. And then sumunod po natin, engine type, ito po ay 4-stroke, single cylinder. Single cylinder po yung kanyang engine. And then ito po ay pinalalamig ng tubig. Meron po siyang radiator. Meron po siyang radiator dyan sa pinakailalim. Mamaya po, bubuksan po natin itong lagayan na to para i-check po yung radiator na yan. And then, ang kanyang valve configuration is SOHC na po. No? And then, ang compression ratio po nito is 10-1. Yan po ang kanyang compression. Ang fuel system po nito is fuel pump carburetor. Fuel pump carburetor na carburetor. Hindi pa po siya FI. Bakit hindi po siya FI? Hindi po talaga kami kumuha ng FI or fuel injected kasi medyo sa ibang lugar, lalo na sa mga probinsya, hindi pa po alam kung paano ito troubleshoot yung fuel injected kasi kailangan po yun nun ng diagnostic scanner. Kaya ito po is carburetor pa rin. Old school man siya, pero napakadali naman pong ayusin. Kasi carburetor lang po siya, or manual type lang yung kanyang pag-deliver ng gas sa engine, no? And then yung choke niya po niya, automatic na po siya nag-choke. Once po na malamig yung makina, automatic po siya nag-choke. Unlike po kasi yung iba, tulad ng mga ATV natin, yung mga maliit pong engine, manual choke po, pag nahihirapan yung start, kailangan po natin i-choke. May tinataas po dun sa may carburetor. Ito po is automatic choke na po siya. Kapag medyo malamig at medyo hard starting siya, automatic mag-choke na po siya para mabilis po ang kanyang pag-restart. Ang fuel capacity po nitong tanki na to is 9.5 liters or 2 gallon po. 2 gallons or 2.1 gallons. Or almost 10 liters yung capacity ng ating fuel tank. Napakalayo na po na mararating yan. Napakatipid po nito sa gasolina. Halos naglalaro po siya per liter ng almost 20 kilometers. Kaya napakatipid po nitong ating
UTV 400cc. Drivetrain, yung pinaka-drivetrain po niya, yun po, yung drive type niya is 4x2. Inuulit ko po, likod lang po yung kanyang umiikot sa likod. Likod lang po. Front side lang na po ito, ito lang po yung umiikot sa kanya. Transmission, CVT transmission. Ano po ba yung CVT? Constant Variable Transmission. Yan pong transmission na yan, napaka-popular po yan kahit sa mga sasakyan, sa mga kotse, SUV. Ginagamit po yung constant variable transmission. Yan na po yung bagong modelo ng klase ng transmission. Para napaka-smooth po yung kanyang pagpapalit ng drive gear. Unlike po kasi kapag hindi pa mga CVT transmission, nakikita nyo, mararamdaman nyo, pag mag-aakyat siya ng gear, mag-high gear na siya, bigla siyang parang lulundag o parang biglang sisibat ganun. Ito po, napaka-smooth ng dating ng kanyang CVT transmission or ng constant variable transmission po. Yun po yung ibig sabihin ng CVT transmission. No? Then, ang gear selection po nito, dahil ito po ay fully automatic, meron lang po siyang forward. Ito po yung kanyang knob. Meron po siyang forward. Ito po yung kanyang pinaka-neutral. Ito naman po yung kanyang pinaka-reverse. Reverse po yun. Ayan. Electrical system. Electrical system niya. Ito po ay merong headlight. Ayan. LED na po siya. LED po ang kanyang may ang kanyang headlight. High and low. Parang sasakyan na po talaga. May high and low na po siya. Para kung sa gabi, nasa gubat po tayo or nasa farm, dahil wala naman po laging mga kuryente sa gitna ng gubat or sa farm natin, meron po siyang napakaliwanag na ilaw. Sundan pa natin ng auxiliary light. Yan po yung kanyang pinaka-auxiliary light na talagang magbibigay ng magandang liwanag once na itadrive natin siya sa madidilim na lugar. Brake light. Siyempre, sa likod po yan. Yung brake light. Nakita niyo po yung kanyang brake light. Ayun, sa likod po yan. Then, yung kanyang start. Kung paano po siya ini-start. Electric start po. Isusi po siya parang sasakyan na rin talaga na kotse or anything na sasakyan. Disusi na po siya. Makita niyo. Ito po yung kanyang pinakasusi. Ayan. Ganyan to. Electric start na po siya. Kasi kalimitan po ng mga ibang UTV. Medyo hard starting, hindi po siya. Iba, push button na po kasi yung iba eh. Ganun na po kamodelo yung mga iba. And then yung iba naman, yung mga old school, medyo merong mga hinahatak pa rin. Yan po yung mga sinaunang UTV. Ito po is electric start or gumagamit po ng susi. And then ang kanyang suspension. Nadako po tayo sa kanyang pinaka-suspension. Sa harap ko, no, double swing arm po yan. Bakit po dinawag na double swing arm? Isa, dalawa. Yung iba po kasi, itaas lang, wala pong ibaba. Hindi po gumagalaw ang ibaba. Itaas lang ang naglalaro. Ganun po yung ibang mga klase ng UTV. Left and right po, naka-double swing arm yan. And then sa likod po niya, same din po. Dito naman is my shocks. Nakikita niyo po. Dito po ay may shock. Ayan. Shock po dyan sa kanyang pinakalikuran. And then sa likod po, naka-disc brake po yan yung likod. Unlike po kasi yung ibang UTV, single disc brake lang yung likod at sa gitna lang. Nasa gitna lang yung ibang preno niya. Ito po is dual, meaning dalawa po. Left and right.
yung kanyang disc brake, 220 mm po yung kanyang disc brake. Then ganun din po sa harap, naka dual shock po yan. Ito po yung kanyang pinaka shock. Ayan. And then sa ganun din po sa kabila. Ayan. And then yung kanyang pinaka preno, disc brake po yan. Ayan. Disc brake din po, left and right. Naka disc brake po yung ating brakes. Sa gulong, ang sukat po ng gulong nito, ito pong mag wheels po na to, aluminum po ito, no? Aluminum. Yung iba po kasi is bakal lang. Ito po is aluminum. Aluminum na po yan. Size 12. Size 12 po yan. And then ang kanyang gulong. And then syempre yung loob is size 12 yan. And then yung kanyang lapad, ito. Itong lapad po na to is size 8. Size 8. And then yung height. Yung height from here hanggang dito po is size 25. Yung pinaka height ng gulong, size 25. Sa likuran naman po, same lang ang mag wheels, size 12. And then yung bilog po ng kanyang gulong sa loob, itong sa gitna, size 12. Ito po is size 10. Yun lang po pinagkaiba niya. Ito po is size 10, yung lapad nitong gulong sa harap po kasi is size 8. Ito po is size 10. And then yung height, same lang po, size 25 yung height. Yan po yung sukat ng gulong sa likuran. Ayan. Other than that, re-reviewin natin yung interior at exterior nitong ating UTV. Unahin po natin itong exterior. Ito pong panglabas. Sa panglabas po, makikita nyo sa panglabas. Napakaandating niya, parang pang-disyerto ang kulay niya. Dalawang kulay po ito. Merong army green and then merong sand yellow kung tawagin. Ito po yung sand yellow kung tawagin. No? Dito po sa exterior natin, makikita nyo, meron ditong guardrail or parang bull bar. Ito po ay protection para kung may mababangga po tayong mga bato kapag tumataglilid po siya, hindi po basta tatamaan yung ating body. Yan po ang pinaka purpose nitong guardrail na to. Para siyang bull bar kung tawagin. Napaka tibay po niyan, purong bakal po. Bakal po ito. And then dito po, ito po is plastic naman. Yan, plastic po yan. Plastic. Pati side fender niya, plastic po yung harapan na yan. And then dito sa harap, makikita nyo, yung bubong po niya is bakal. Steel roof po. Bakal po ito. Nandito po yung ating auxiliary light. And then sa babandang baba naman, ito po yung ating pinaka-protection windshield. Half windshield lang po ito, no? Half windshield. Half windshield po siya. Protection para syempre, lalo na kung may lumilipad po na bato, hindi po tayo basta tatamaan. And then meron po siyang side mirror, left and right. May side mirror po siya, left and right. And then yung kanyang ilaw, yan, nabanggit na po natin kanina, LED type po yan. May running daylight. Ano po ba yung running daylight? Ang running daylight po, open po siya kahit umaga. Hindi na po siya pinapatay. Yung kanyang pinaka running daylight, hindi na po siya pinapatay. Yung requirements na po kasi ngayon yan, lalo na sa mga bago, kahit sa mga bago pong sasakyan na nilalabas ngayon or sa mga motor, kailangan naka-running daylight para napapansin po sila. Yun po ang pinaka-purpose ng running daylight. And then, ano pa ba? Harapan na. Hindi tayo siya bandang taglihan. Yung pinto. Steel po yung pinto. Steel cover yung pintuan po. Cover. Yan. Kita nyo po yung pinakatagiliran niya. And then, ito pong kanyang
pinaka compartment or parang pinaka drop side. Yan. Babalikan po natin ito mamaya, itong sukat nitong ating drop side na to. Ito po yung kanyang pinaka exterior, and then yung mags po niya, yung gulong, aluminum mags po yan. Yung kanyang gulong, yung pinaka lower fender, plastic po. Plastic yung pinaka lower fender. Yung pinaka lower fender po niya. Ang taas po niya, no? Yung pinaka taas, makikita niyo po yung pinaka taas, mula doon sa fender, is almost 1 feet po. 12 inches. 1 feet. Yung pinaka-height nito. Ayan. Yung pinaka-haba po nito, kasi nasa exterior naman po tayo, ang pinaka-haba po niya is actual po yan. Simula dun sa bumper niya sa harap, papunta po dito, is 2.8 meters. Almost 9 feet. Yung haba. Yung kanya naman pong lapad, yung lapad po niya, actual po ito, itong ating ginagawa, is almost 1.45 meters or almost 57 inches. Halos 5 feet po yan, or 57 inches. Yan po yung kanyang pinakalapad. Itong ating UTV. Punta tayo sa interior. Itong loob naman. Itong ating UTV. Dito po sa loob, ito pong pinakapintuan niya, makikita niyo. Napaka-safe po, no? Napaka-ganda nung... Kasi yung iba po kasi parang pintuan na nilalak lang na gano'n, no? Ito po talagang pag nag-lock, wala pong kaalog-alog. Wala po siyang alog. Yan. Yan po kagandahan itong ating pinto. And then dito po sa loob, nakikita nyo, ito po yung kanyang pinakamanibela. Is 40 po ang dating. Andito po yung kanyang mga pindutan. Right turn, left turn. Ayan po yan. High and low. Busina. Ayan, yung busina. Ang ganda ng busina. Meron po siyang pinaka 12 volts dito na charger. Ayan. Wala pala. Sorry. Wala siyang ganun. Wala siya pang charger. Ito yung sa damping po, yung control ng dam. And then yung ilaw po sa auxiliary sa taas. Ayan, makikita niya. Yung ilaw. Ayan. Yan po yung kanya mga button. Ulitin ko po. Ito yung turn signal niya. Makikita niyo sa harap. Yan sa harap. Ayan, makikita yung turn signal. Kabila. Ayan, ilaw. Headlight. High and low. And then, yung auxiliary light. Tapos, dito po sa harap niya, yung kanyang fuel gauge. Ito po yung kanyang fuel gauge. Ang capacity po nito is 9.5 liters. And then, ang top speed po kasi nito is nasa 60 lang, no? Ang top speed po niya. 60 km per hour lang po yung kanyang top speed. Ito po yung kanyang pinaka-odometer. Ayan. Dito naman po sa ilalim, ito po yung kanyang foot brake. Foot brake po ito. Foot brake, accelerator. Ito po yung kanyang accelerator. And then may libre po siyang mat. Prampang power. And then meron po siyang handbrake. Ito po. Handbrake. Handbrake. And then dito sa taas meron siyang handguard or handle, no, for passenger. Para dito po pinakahawak kung nasa medyo off-road po tayo, makakahawak dito. Yan. Dito naman tayo sa bandang likod. Ito yung dalawang upuan natin na sporty. Dalawang likod na adjust po ito. Na ipo-forward po yan. Kagandahan nitong ating UTV na to, no. Unlike po sa ibang UTV, ang sikip. Ito po, maluwag.
Napakaluwag po nitong space. Makikita nyo. Ako po ay 5'6". Makikita nyo. Napakaluwag po. Napaka-stable. Kahit siguro mga 6-footer po. Kayang-kaya. Umasok dito sa loob. 6-footer mahigit. Kayang-kaya po. Eh, napakaganda po ng ano, ng handling nyo. Hindi po ganun kasikip. Siyempre, itong upuan natin, meron po siyang safety seat belt. Left and right po yan, yung kanyang safety seat belt. And then, andito po yung kanyang knob. Fully automatic, forward, neutral, and then reverse. Ayan. Yun po yung kanyang pinaka interior. Sa taas po, wala naman pong gaanong nakalagay po dito sa ating itaas. Itong ating protection na handrails, ito lang po yan. Guardrails. And then, andito po yung lagayan niya ng gasolina. Nasa likod. Yung lagayan ng gasolina. Ayan. And then, ito po. Dito sa likod, ito po. Ang sukat po nito, susukatin po natin. Ayan. Ang lapad po nito, yung outside po is 1.1 meters. And then, yung haba po is 0.7 meters po. Ito po ay nadadam. Ito po ay nadadam. Kailangan lang po ay pindutin dito sa loob. May kita nyo, nagdadam po yan. Ang capacity po nito is 500 kilogram. Kung ito po is sasakay po dito is nasa 150 or 200. Ang capacity load po nitong ating dumping is mga 200 to 300 kilogram po. 200 or 300 kilogram. Kaya po nitong idam. Ito po ay electric, no? Hindi po ito motor type na hydraulic. Ito po ay electric hydraulic lang, no? Electric hydraulic pump lang po siya. Ayan. Kaya napakaganda po nito, napaka-ideal nito sa mga farm. Napakaganda po nitong gamitin. Yung mga medyo lubak-lubak po talaga na hindi kayang pasukin ng sasakyan. Napakadali po nitong gamitin. Napakadali pong gamitin. Tingnan po natin yung pinaka-ilalim habang nakataas itong ating Papasukin po natin itong under chassis niya. Ulitin po natin, ito yung shocks. Kita yun, lalaki po ng shocks. Muffler, ayan po yung muffler. Ito po yung kanyang makina. Single cylinder. Ito po yung carburetor niya po. Electric pump po ang nagpapagana dyan. Ayun po yung air cleaner. Air cleaner po yan. Ito po yung kanyang hydraulic. Ito po yung kanyang dump hydraulic. Yan po yung nasa pinaka under chassis niya. And then ito po ay differential drive. Differential drive po yan. Sa likod. Sa ilalim. Ayan po, differential. Ito pong differential na to, makikita nyo na yun sa mga sasakyan. Ito po yung kanyang stabilizer. Propeller type po ang nagpapagana sa kanya, ang nagpapaikot. Propeller type, ito po yung kanyang stabilizer. Napakaganda, no? Napakalinis. Tingnan nung kanyang under chassis. Ayan. Then syempre, yung transmission. Andiyan na rin po yan, yung kanyang pinaka-transmission. Yan po yung nasa pinaka-ilalim. Under chassis nitong ating UTV farm. Titingnan naman po natin yung pinaka-ilalim naman ito, itong harapan. Ito po ay binubuksan dito ba sa ilalim? Ito. Ayan po, no? Ito po yung kanyang pinaka-radiator. Radiator cup. Yan po yung lalagyan ng tubig. Ito. Siyempre, lagyan po natin ang coolant. Hanggat maaari. Andito po yung radiator. Andito din po yung kanyang mga electricals. Yun po, no? Naka-pan siya. May pan siya sa loob. May pan.
Diba? May kita. Ayun, yung pan. Ayan po. Yung pan. Ito po yung lagayan ng brake oil or fluid. Brake fluid, sorry. Ito po yung lagayan ng tubig. Lalagyan po natin ang coolant. Ayan. Ito po yung nasa kanyang harapan. Ulit ko, ito yung ating 400cc UTV farm. Sa mga gusto po mag-inquire, pag-message lang po kayo sa aming Facebook page, YP4K ATV Sports. Or syempre, i-like niyo po itong aming YouTube channel. I-subscribe niyo po ito. I-subscribe. Kahit kung gusto po ninyong i-share, share po natin, mas maigi. And then syempre, para lagi po kayong notify sa mga bago naming model at mga review ng mga ATV na aming ino-offer. Lahat po ng aming nire-review ay sa amin niyo po mabibili. Ito po ay ang brand po nito is Pang Power. Ang warranty po nito is 6 months warranty. Ang warranty po nito is 6 months warranty sa mga parts, except po syempre sa mga gulong, sa baterya, electrical issues like pag napundi po ang ilaw, hindi po kasama yan sa ating warranty. Nabasag po ang kanyang windshield, no? Nabasag ang kanyang side mirror, napunit po ang upholstery, hindi po siya kasama, lalo na po yung magasgas, hindi rin po siya kasama sa warranty. Once po ito na i-deliver, bago po ninyo bayaran, i-test or i-check po natin maigi. I-test drive po natin, kumuha po tayo ng taong pwedeng maglaan ng oras para i-check, builalin, i-check po lahat. Kahit sabihin po kasi natin na i-check po namin dito, kino-quality test, mas maigi pa rin po na i-check ninyo pagdating bago po ninyo bayaran itong ating unit. Once po na hindi nyo magustuhan, kailangan nyo lang bayaran is yung delivery charge. Pero kung ayaw nyo pong bayaran, pag-usapan lang po natin yan ang maayos. Once po na wala naman sa amin ang pagkakamali, syempre po kailangan natin magbayad ng konting abala. Kaya hanggat maaari, pumunta po kayo dito sa aming warehouse. I-test nyo po, makikita nyo yung aming warehouse. Almost 2,000 square meter po ito. Pwedeng-pwede nyong patakbuhin. Pwedeng-pwede nyong i-test dito. Pwede nyong i-drip. Kung marunong po kayo mag-drip, pwede nyong i-drip po dito. Mga konting test drive na medyo kaya po ninyong gawin. Pwedeng-pwede po dito. Yun po ang aming warranty. Hindi po kami nag-home service. Wala po kaming home service. Mapa-minor man po yan or mapa-major concern, hindi po kami nag-home service dahil napakamahal po ng mga technicians. Minsan po yung home service nila ayaw na pong balikan, kaya much better po dalhin po dito. Kung hindi po nila kayang dalhin dito, pwede naman po namin ipakuha. Kailangan nyo lang pong bayaran yung pagkuha ng unit at pagbalik ng unit. Ganun din naman po sa mga sasakyan natin. Once na nagkakaproblema yung ating mga personal service na mga kotse, SUV, or something na anuman yan, itinotow. Tinotow, dadalin po natin sa kasa yan. Hindi po yung kasa ang pupunta dun sa lugar ninyo. Pumupunta, siguro, para kuhain lang din yung unit. Or minsan, kung merong mga change oil, ganun. Yun, siguro, umuobra po yun. Pero kami po, hindi po talaga kami nag-home service. Kung gusto nyo pong ipaservisan yung inyong unit, kailangan po is dalhin nyo rito sa aming warehouse. Ito po, yung mga ganitong unit po, dahil hindi naman po siya ganun kasi selan, dahil hindi naman po itong mga FI or electronics, pwede nyo pong ipaservice sa mga motor shop na malalapit sa inyo. Dahil almost same naman po siya, kayang-kaya pong gawin ito ng mga motor shop.
hindi pa naman po ganun ito kasalan pag nagkakaroon ng problema. Iiwasan lang po talaga natin ano po yung mga dapat nating iwasan dito sa ating UTV. Kailangan po iwasan po natin yung karburador magkaroon ng tubig. Paano po yun? Magkakaroon ng tubig once po nalubog siya sa baha. Kaya hindi po siya flood free. Huwag niyo po siyang ilubog sa baha. Ano pa po yung nagkokos ng mga problema ng engine natin? Siyempre po, i-check po natin yung langis. Every 3 months, gamitin man po natin or hindi, ipa-change oil po natin. Kasi sasabihin na, hindi naman namin ganong ginagamit, kaya hindi namin kine-change. Mali po yun. Ipa-change oil po natin, 3 to 6 months. Ipa-change oil po natin yung ating langis. Mas maigi kung synthetic po ang langis, mas okay po yun para high quality po yung ating langis. Any oil naman po na pwedeng ilagay, pwede naman po dito sa ating. Dahil hindi naman po ito heavy duty na katulad na araw-araw na dumibiyahe ng malalayo. Ang UTV po ay designed for off-roads or for mga terrain lang naman. Dahil ito po ay mababaga lang. Ang takbo lang po nito, minimum is 50 km per hour. Maximum 60 km per hour. Ganun lang po siya kabagal. Hindi po siya designed for touring. Hindi po siya for touring na katulad ng mga motorsiklo. Kahit po ito ay 400cc, hindi po ito tatakbo ng 100 km. Hindi po. Ito po ay mga high torque. Matataas po ang kanyang mga torque. And then, mababaga lang po siya. Malalakas lang po siya talaga siya kumagkag. Malalakas ang kanyang makina for giving power sa karga niya. Ganun lang po itong ating UTV. UTV or ATV. Pareho lang po siya. Yun po ang mga dapat nating iwasan. As of now, wala pa naman po kami nagkakaroon ng problema sa mga nakakabili nito sa amin. Wala pa naman po kami nagiging feedback sa kanila. Magaganda pa naman po. Pero syempre, wala pong ibang sisihin kapag nagkakaproblema ang ating unit, kundi po yung paggamit. Kailangan po, maganda po ang ating pag-maintain sa ating gamit, lalo na kung ito po ay ginagamit natin sa ating hanap buhay. Kaya mas maigi po na i-maintain natin ang mas maganda at mas maayos. Kami po ay nagdi-deliver nationwide. Mapalusun man po yan, Visayas or Mindanao. Yan po ay i-deliver po natin. Na wala na pong imposible ngayon. Kailangan lang po ay bayaran nila yung shipping charge. Kailangan lang po yan. Bayaran ninyo yung shipping fee. At i-deliver po namin yan sa inyong lugar. Wala na pong imposible ngayon. Sa mga nagtatanong, kung kaya namin, kayang-kaya po yan i-deliver. Marami pa po kami mga iba't ibang model. Kaya please watch, subscribe po itong aming channel. And then please notify, push the notifications button para lagi po kayong updated sa aming mga bagong design or model ng mga UTV. Plano pa po namin magpasok ng mga iba't ibang klase ng model. Ito po, kaya ipinasok po namin dito sa Pilipinas. Dahil nakikita po namin sa US at sa mga ibang bansa, napaka-popular nitong UTV Farm 400cc na to. Napaka-popular. Kaya nag-decide po ang aming company na ipasok or dalin dito sa Pilipinas para subukan itong UTV Farm. Dahil napaka-mahal na po ng mga sasakyan. Ito po kasi hindi kailangan ng lisensya. Hindi po kailangan ng lisensya, hindi rin po kailangan ng rehistro. Hindi po siya nire-rehistro. Then ito po ay design for private use lang. Hindi po ito design para ibiyahe sa kalsada, dalhin sa highway, hindi po siya design pa. Mga barangay roads, pinapayagan po yan. Pero syempre, kailangan alam din po ninyo yung mga local guidelines dyan sa inyong lugar. Pero hanggat maaari, gamitin lang po natin ito sa mga farm or mga private roads. Para hindi po tayo magkaroon ng problema. Inuulit ko, hindi po ito nire-rehistro. Hindi po kailangan ng lisensya. Hindi po kailangan mag-helmet. Meron po itong seatbelt.
Yung iba gumagamit po ng safety gear kapag ginamit nila sa mga jump axe, kasi meron pong mga iba na ginagamit ito as sports activities. Pinatatalo nila, ginagamit sa mga trails talaga. Yun, kailangan po natin magsuot ng safety gear. Pero kung ito po ay nandiyan lang naman, hindi naman po kailangan. Hindi po kailangan. Ang yun po ang may assure ko sa inyo. Hindi po siya nirehistro, hindi rin po kailangan ng driver license. Kung meron pa po kayo mga ibang katanungan o gusto niyo po, inuulit ko, gusto niyo i-check, i-test, pumunta lang po kayo dito sa aming warehouse. Dito lang po yan sa may General Luna, Barangay Ampid 1, San Mateo, Rizal. Masya lang po kayo dito, i-test mo po itong aming bagong model ng UTV 400cc. Ayan. Salamat po. Good day, guys.